A Filipino artist wins first place in the COP26 art competition, Digital Art for Climate. To talk to us more about his winning piece, Nexus, we have with us digital artist Rix Martillo Dumas of Leyte. Good morning, Rix. Good morning, everyone. Hi, Miss Nikki and Sir Mike. All right. First off, congratulations. First place. Thank you. 208 artworks, diba, submitted from 58 countries. Could you tell us more first about the COP26 Digital Art for Climate Contest? How were the winners decided upon? How were you told na you won? The Digital Art for Climate competition was the first, I think. Yeah, it's the first competition for this kind of events. So the finalist artworks were exhibited during the COP26 in Glasgow, Scotland. And then, Glasgow, Scotland. And then, yung mga finalists na to, they were, nagkaroon ng public voting. And then, it was judged by artists and the organizers. And then, next year, it will be auctioned. Summer next year, 2021, and part of the sales, 2022, part of the sales will be donated to organizations and UN, organizations under UN. Tapos, part of the sales too will be mapupunta rin sa mga artists. That's good to know. And what was your inspiration for your winning piece, Nexus? Why was it named that way? And can you share with us the creative process your art went through? How long have you been a climate advocate? Mag-start lang tayo sa pagiging climate advocate. So it started when nagkaroon po tayo ng Yolanda, since taga Palo Leyte po ako. So nung Yolanda, doon ko na-realize na it's parang end of the world na. So kumbaga, we need to change our views in life. So from there, experience mo firsthand, no? Hindi naman kasi based na kami dito sa Manila. Pero nung pagpunta doon nung fourth day nung after Yolanda, kasi kailangan namin i-check yung mga relatives namin, tapos nagdala kami ng onting goods para if ever may needs pa sila. Tapos from there, nakita namin na yun nga, parang end of the world na nga dahil sa climate change. So malaki siyang bagay. And then I joined this org, the UP Mountaineers. Dito mas nag-deepen yung value ko and appreciation sa nature. So dito naman sa org na to, kasi we share the awareness and we value responsible mountaineering. So from there, na-instill na sa akin yung pagiging environmentalist or eco-activist. And then for the artwork, nagkaroon ako ng trip sa Mindanao during 2019. Tapos may nakita akong para siyang vending machine na magda-drop ka lang ng 2 pesos, tapos may plastic siya and straw. So from there, para siyang kung 'di ba nung kabataan natin yung mga ice water, vending sari-sari store. Oh, parang ganun. So ayun, eventually talaga siya, single-use plastic. And then for the inspirations, during 2016 or 2015, napanood ko yung documentary ni Leonardo DiCaprio, yun yung Before the Flood. So kung gusto niyo i-check, napakaganda niyang story. Meron sa YouTube pero pirated. So ayun, third inspiration ay siguro yung daily lives natin. May nakita rin akong sticker sa Instagram na Be the Change. So saan ba nagsisimula ang lahat? So hindi lang gusto ko lang i-point out yung sarili natin, pero yung nga, yung mga bigger companies, kasi sila yung may higher power para i-control ang finifeed sa masses or finifeed sa atin. And then another inspiration na lang din ay yung pamangkin ko, kasi during the time or during the period I was making the artwork, they were also making a report for climate change sa school. So ayun, parang nag-link lang yung ginagawa namin during that time. So ayun, nakakatuwa lang din kasi kahit yung mga young kids or mga yun nga, yung youth ay aware na nga sa nangyayari sa mundo. Tapos for the title, Nexus, so sinearch ko sa dictionary ko ano meaning ng Nexus. So Nexus is a link. So yung
artwork ko ay parang visual representation ng ginagawa natin sa everyday lifestyle natin tapos nakalink to a higher or bigger problem sa nangyayari sa mundo. Nakakatuwa na ang daming inspiration behind it. And then you came up with a pretty simple concept for the art, no? But napaka-powerful nung na message it sent across. So after the recently concluded COP26 summit, no, in Glasgow, as you mentioned, where will your art be showcased now or featured? Tapos, will your piece be auctioned off? How does one auction off a digital piece? So I think, sabi ng organizers, till next year, they will bring the artworks to different UN offices. Tapos, hindi ko lang sure kung may mga other exhibits or galleries. And then, for your question na paano siya na-auction. So, simula ata last year, nagkaroon ng NFT trend or mga non-fungible tokens. So, if may idea na kayo sa cryptocurrencies and other that field. So, ang NFT ay para siyang digital thing or parang digital artwork. Tapos, paano siya i-auction? Right now, naka-exhibit siya sa isang online gallery. So, since onti pa lang yung information ko, kasi first time ko lang din sumali, kasi medyo takot din ako mag-go through sa NFTs eh. Pero yun, mangyayari ay i-auction siya through online exhibit sa tingin ko. So, if gusto niyo i-check, meron ngayon yung The Wall Street Journal na gallery. So ngayon yung four winners ay naka-exhibit doon together with other historical NFTs. So nakakatuwa lang din since fan ako ni Hokusai yung gumawa nung Great Wave of Kanagawa kasi parang kapart nung finalist yung gallery nung nagahandle ng mga other historical paintings and other NFTs, historical NFTs. So yun. Mm-hmm. And Bricks, diba, you're also into photography. You've since shared with us some of your shots, including photos of Yolanda's aftermath, nga, as you have said kanina. Can you share with us how you go about expressing meaning in art through photography naman? So sa photography naman, it started around early 2009. Kasi parang kami kasi... nung childhood ay medyo walang stories or walang pictures masyado. Tapos siguro growing na lang din, naging deeper na lang din sa akin photography since na-capture ko ngayong moment. Tapos during the 2013 din nung Yolanda, lahat ng childhood memories, childhood photos ay nawala. So from there parang mas naging mahilig akong mag-take ng shots. Tapos since yun nga umakyat tayo sa mountains, ito yung parang way ko to share the awareness of the beauty of nature na paano natin siya maalagaan or gusto ko sana siyang makita ng future generation. So sa tingin ko nagkaroon na lang din ng deeper meaning eventually yung kakaakyat, kaka-share ng photos kasi ito lang yung parang kaya ko as of now to share awareness. Mm-hmm. And Bricks, what's next for you for Shrimp Paste? Interesting nung name mo, no? What are you looking forward to lending your talents to expressing your passion to soon? So yun, doon muna kay Shrimp Paste. So si Shrimp Paste kasi ay in-game name ko. So sa tingin ko, magsi-stream more ako in the next few months. Tapos eventually sa art journey ko, ayun, same pa rin na tutuloy ko pa rin yung art growth ko kasi hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako sure kung may art style ako pero eventually, napapansin na rin naman. So stick na lang ako doon. And then, ayun, since this competition was like a calling to me to try NFT, I think I'll discover more of this field. So, ayun. Tapos, syempre, share pa rin tayo ng awareness and continue to fight for climate justice. Yeah, nakakatuwa na hindi ka pa sure sa lagay na yan about your certain style and yet you won first place, di ba? Oh. So they say a picture says 1,000 words, di ba? What role then does art or photography have in spreading awareness on social, political, environmental issues of today? Ayun, since medyo nerd ako sa art history, throughout the history naman, ang arts ay ginagamit na, or different field of arts, music, film,
visual arts and other field of arts ay ginagamit siya para mas easier na ma-digest ng masses or easier ma-digest ng mga tao ang current problems natin, current issues. So sa tingin ko, gusto kong palawakin or ituloy ang campaign din ng field of arts sa ganitong specialty niya na mas madaling ipaintindi ang mga nangyayari sa atin. Mm-hmm. Sometimes you don't need words to tell stories, di ba? Yes. So ultimately, what does this award mean for you? And what should it mean for our fellow Filipinos? So first, ay gusto ko lang i-share na ito yung first winning ko sa isang art competition. So malaking bagay siya since yun nga, being lost in life na matagal ko nang inaharap yung sarili ko tapos eventually nagkakaroon tayo ng mga ganitong moment. So I think I'm going in the right path as of now. Tapos for the Filipino people, I think gusto kong i-bring up na mas mataas yung tingin sa atin ng kapwa nating mga Pilipino. At syempre, pinakita naman ni Heidelin, pinakita nila Carlos, yung mga nalo ngayon sa Olympics this year. Tsaka syempre si Margie. Ayun, na kaya talaga ng Pinoy na going global. Yet another Filipino making us proud there. Thank you so much, Brix, for joining us this morning. Stay safe. Stay safe, Rin. And thank you. And pwede ba ako mag-greet sa family and friends? Ayun. Hello po. Yun lang. Thank you for the support and salamat.